Hey everyone, welcome back sa ating YouTube channel. It's me again, Sel Manggia TV. For this video, i-share ko naman sa inyo ang ginawa kong pong pag-home service last Saturday kung saan nagkulay po tayo ng buhok ng ash brown. So as you can see guys, napaka-black po talaga ng buhok ng customer natin, pero hindi po natin siya gagamitan po ng bleaching powder. Sa halip ay ito po ang ating ginawa. Ginamitan po natin siya ng 00.0 dust colorant po ng Brimod. At tingnan po natin sa buong video ang magiging resulta po ng ating ginawa. So, let's start na po. Ayan. Ang gagamitin po natin sa kanya ay 8.10 ng Brimod. Ang ash brown colorant po ito na gagamitin po natin sa kanyang buhok. So, before tayo mag-start, i-shout out po muna natin ang ating client na si Mr. or Engineer Kenneth Serafica from Rizal. So, thank you sa pagtitiwala nyo po sa aking pag-home service. Gayun din, don't forget to like, subscribe, comment, and share. At huwag nyo pong kalimutan na i-click ang bell para updated po kayo sa mga upcoming videos po natin. So, ayan na po. Magsisimula po tayo mag-apply po ng ash brown hair color or colorant sa may bandang likuran po ng buhok ng ating customer. At gaya po ng palagi nating ginagawa, hindi po natin agad ito idinidikit sa anit. Nag-iiwan po tayo kahit man lang po mga half inch sa roots area po ng kanyang buhok. Kasi po, mabilis pong ma-develop ang pangkulay kapag idinikit po natin agad sa anit. So, baka kayo po ay magtanong kung bakit hindi po natin ginamitan po ng bleach, samantalang yung pong bleach ang mas maganda pong gamitin para po ma-achieve po talaga yung kulay na gusto po ni customer. So, ang isa po sa mga dahilan, ang buhok po niya ay medyo maikli at dry. So, kung gagamitan po natin siya ng bleaching powder, so ang magiging resulta po nito, maaari pong dumikit agad sa anit niya yung bleaching powder. So, maaari pong ma-irritate yung kanyang scalp. At gayon din, mas magiging dry po yung buhok ng ating customer. Gayon din, hindi naman niya gusto talaga yung light na light na pagkakakulay. Ang gusto lang niya ay magbago yung pagka-black ng kanyang buhok. So, nakita niyo naman kanina na talagang napaka-black ng buhok niya. So, ang gusto lang niya talaga ay magbago. Pero hindi naman po natin pwedeng gamitan ng diretso agad ay ash brown kasi ang reaction po nun para lang siyang magiging parang magbabrown na wala po siyang mix na pagka-ash brown. So, kaya ang ginawa po natin, 2 times po natin siyang kinulayan ng dust, colorant po ng Brimod. Ang ginamit po natin dun ay 12%. So, hindi ko na po ipinakita sa inyo kung paano po yung process. Pwede nyo pong panoorin yung pong ating video na how to do hair bleaching. Yung pong process ng pagbi-bleach doon, ganun din po ang process na ginamit po natin sa pag-a-apply po ng dust colorant. So, yun na lang po ang inyong sundin. And then next po ay yung ito na pong pagkukulay na po ng ash brown. Ang ginamit po natin ay oxidizing na po na 6%. So, nagbaba na po tayo para po maiwasan ang pagka-dry po sa kanyang buhok. Para maiwasan na rin po na ma-irritate po yung anit dahil talagang may tendency po na yung oxidizing at yung colorant ay dumikit na po talaga sa anit. Ilip po natin yan ng 20 minutes. So, ayan na po. Pagkalipas po ng 20 minutes, yung po natitirang mga pangkulay na ginamit po natin o minix po natin kanina, yun lang po ang atin pong i-apply sa mga roots area na po. So, siguraduhin po natin, i-massage po natin mabuti para lahat po talaga ng mga strand ng buhok niya po ay malagyan, maiwasan po ang pagpapatche-patche. So, yan po, pagka lahat-lahat na po ng buhok niya ay ma-applyan po natin ng natitira pong pangkulay. So, wag po tayo magtitipid guys kapag tayo po ay nag-a-apply po ng pangkulay. Lahat-lahat na po lalagyan natin at pagkatapos po niyan, ililip po naman natin ng another 25 minutes. So, lahat-lahat po yung application, yung tagal po ng oras ay 45 minutes. Yun na po yung lahat-lahat po na pag-a-apply po natin.
So sa video pong ito, makikita nyo po na medyo pagkatapos po nyan, at yan po ay ating pagkalipas po ng 25 minutes, sasyampuhin po natin siya ng 2 times, at wag na wag pong kalimutan na i-treatment po natin ang kanyang buhok. Kahit man lang po conditioner ay matreatment po natin ng kahit man lang po mga 10 minutes, ibabad po natin sa kanyang anit pagkatapos anlawan po uli. So makikita nyo po na sa last po ng video ito na yung pagkalipas po ng after 3 days, makikita nyo po yung resulta na po. So bali ipinadala po ng ating client na yan, si Engineer Kenneth Serafica, yung kanya pong buhok, yung resulta po pagkalipas po ng 3 days. At yun po, ipapakita ko yun po dyan sa last po natin na video. So, samahan nyo po ako hanggang matapos po ang buong video para makita nyo po yung resulta po ng ash brown na non-bleach. Siguraduhin po natin na malalagyan lahat ng roots area. Ayan po. So parang nakita nyo na medyo nagdark na po. So yan po talaga yung magiging effect nyan. Yung pong pagkakaiba kapag ang isa pong buhok ay dumaan sa bleach at hindi naman dumaan, ang ginamit lamang po natin ay dust. So depende po talaga yon sa bawat customer po natin. Minsan po kasi kahit gusto ng customer natin na i-bleach po natin pero hindi po natin ginagawa kasi nga kapag may tendency po naman na ma-irritate po yung anit niya kapag short hair po talaga, hindi po natin ginagamitan ng bleach kasi may tendency po na dumikit po sa kanyang anit. Ang mahalaga po yung resulta ay magugustuhan po ng ating customer, yung po ang importante dyan sa bawat pag-home service po natin. So guys, makikita nyo po ang resulta po ng ating ginawa pong pag-home service. Thank you very much sa inyo guys at see you po sa mga susunod po nating video na ating pong i-upload. And ito na po ang ash brown hair color na ginawa po natin. At yan po ang 3 days yan po. 3 days na po yan at yan po ang effect na po sa kanyang buhok. So, thank you guys! And I hope na kayo po ay natuto at nagustuhan yung ating buong video. Thank you guys! Bye-bye!